Okay, hello mga bro. Yan, isang TMX 125 Alpha. Okay, so gagawin natin dito mga bro ay palit tayo ng clutch lining. So, bagong-bago pa kasi tapos ginamit kaagad na may sidecar. Kaya nag-slide kaagad yung clutch lining. Okay mga bro, so yan, bagong-bago pa to, no? Unang backlash pa lang yan. So, isishare ko sa inyo kung ano yung tamang pagkabit ng clutch lining. Okay mga bro, so bagong lahat ng mga bro, ay nais ko muna magpakilala sa inyo. Ayan, so panoorin lang muna natin mga bro, no? Hindi ko nabinyid yung lahat, yung mga pagtanggal ng tambutso, no? Para hindi ganong matagal yung ating pagbibidyo, no? So, tinanggal ko na yung mga tornilyo para madali na lang yung ating... Okay mga bro, so tatanggalin muna natin yung lug nut, no? Tsaka itong oil pump, saka natin magbubunot yung clutch lining. Okay mga bro, ayan, so clutch lining na yung tatanggalin natin, no? Ayan, so didikit yung camera para makita natin kung ano yung dating position ng clutch lining. Ayan. Okay. So, tatanggalin ko siya ng buo. Ayan. Okay. Ayan. So, ganun yung position, no? So, itong mga bro ay unang palit pala ng clutch lining, no? Kaya ito pa yung pagkaka-arrange galing dun sa company. Okay? Dun sa factory pala, hindi sa company. Hindi sa factory. Ayan. Yes, yung position dun mga bro, ganyan, no? Ayan, tapos tatanggalin natin. Napakita ko sa inyo. Ayan. Okay. Tapos, tatanggalin natin yung unang clutch lining, no? So, nagsimula tayo dito sa ilalim, no? Kasi yung position nandito mga bro, kaganon. So, ito yung pressure plate na nakaipit. Yan. Kaya, tatanggalin muna natin to. Ano, kaya magtatanggal ng clutch lining pa isa-isa. Yan. So, yan mga bro, dito nakaharap yung kanyang mga number, no? Ayan. Okay. Ayan. So, ito na yung pressure clutch plate. Ayan. So, itong clutch plate dito, mga bro. No? Ayan. So, pataob siya pala, mga bro, no? Dahil ganun yung position. Ito na sa loob. So, pataob siya. Dito yung matalas sa kabila. Ito naman yung mapurol. No? So, patawag siyang ganun. Okay? So, tanggalin natin isa-isa. Ayan. So, kailangan kung anong pagtanggal natin, pag backlash, ganun din pag pagbalik. Ayan. Okay. So, sunog na sunog talaga yung ano, clutch lining. Itim na. Ubus na nga, oh. Ayan. Okay. So, limang pirasong clutch lining, isang set, no? And, tapos, yung pamalit natin ay original din. So, nung nagtanggal tayo dito, mga bro, no? Pataob, no?
Pero pag mag-assemble tayo, siyempre dito tayo mag-assemble sa kabilang pressure plate, no? So pag nagkabit tayo ng pag ibabalik natin tong clutch plate dito, ano na siya, patihaya na, no? Yan. So kasi dito natin tinanggal, nakataob siya. Kaya pag ikakabit natin doon sa kabila, patihaya. Ito mga bro, so, inulit ko lang para mas maliwanag. Pero mga kanungan, asan na yung natin, mas lining. Yan, maglalagay natin mga bro, no? So kailangan, yung pamalik natin, laging original. Yan mga bro, no? Kasi pagka-local, sayang yung tira natin. Okay. Oo na, maglalagay tayo ng clutch lining. No, kanina, nakaharap yung pangalan. No? Dito. Natanggal tayo, no? So, ganun din pagbalik. So, yung position ay ganun. Yung, so, ang pangalan dito, pagbalik dito ay pataob na. Okay? Mamaya, pakita ko pagka naikabit ko na lahat ng clutch lining. So, kung ano yung position kanina, ganun din yung susundan natin mga bro, no? Para sigurado. Okay, so, ito yung pangalan mga bro, no? Yan. Yan. So, doon, pagkabit natin dito ay pataob na. Okay? So, tapos, ito naman yung clutch plate, ayan, so patihaya na, no? Ayan, okay. Tapos, susundan natin yung pangalan kung saan nakaharap sa clutch lining, yung kanyang number, no? So, mas maganda yung nakasalansan ng maayos para walang problema. Ayan, okay. So, patihaya. Ayan. Tapos ito naman sa ilalim nyo number. Okay. Okay. Sa dito naman sa pressure plate mga bro, meron din siyang sign, no? So tatapat lang natin dun sa sign na yun, no? Yan. Yun. Okay. Tapos, siyempre, ayan, so, ganun ang position dun sa makina, nakaharap sa atin. Ayan, sinundan natin yung pagbaklas natin kanina kung ano yung position. So, ito na yung mga number niya, ayan, nakaharap sa atin, no? So, ilalagay din natin to sa gitna, no? Katulad ng dati. Ayan. So, dito, yung pag naisalpak na natin doon sa makina, siyempre ganun yung harap. So, yung position ng clutch plate, ayan, papakita ko ulit, no? So, ayan. So, dito yung mapurol, no? Doon sa loob yung matalas, no? So, medyo nakakalito lang dahil pag binaklas natin, magbabaliktad. Oh, pero sundan lang yung dati, no? Kung ano yung pagbaklas para may balik sa tamang position. Okay. So, magkakabit na tayo mga bro sa makina. Okay, minsan mga bro, pagtanggal nito, no? Pagtanggal natin ng clutch lining, ng pressure plate, minsan sumasama tong ano, tong spacer sa ilalim, no? So, huwag natin kalimutan yan. Kailan laging nakalagay yan dyan sa gitna. Yan. Tapos, pag salpak natin ng clutch lining, so, simpleng-simple lang yan mga bro. Kasi ikuti-kutin lang natin yung mga bro, no? Ayan. Okay. Pero kailangan yung mga number ay nakasunod-sunod, no? So, tulad nung kanina, pagpaklas natin, sunod-sunod yung number dito, tapos yung isang number naman nandito sa gitna. So, ibabalik natin sa dati, no? So, yun din yung position ng mga bro. Ayan. Okay.
Sa paglalagay pa ng mga bro ng spring, no? Kailangan isintro natin yan mga bro, kasi pagkabit natin ng kanya ng spring, so nalalaglag yung spring sa gilid. Kaya dapat magdudupotin natin dito sa ilalim, yan, sisintro natin ganun sa kahigpitan, no? Para lahat ng spring ay nasa tamang position. Sa paghigpit naman dito mga bro, kailan dahan-dahan lang, no? Tansyado lang natin. Hindi pwede sumobra, kasi pag sumobra, baka malustrid or maputol itong clutch bolt, no? O delikado kasi. Baka umaandar na yung makina, saka bumitaw. Mga bro, yan, sasarado na tayo, no? Sa gasket naman mga bro, no? Pag maingat tayo magpaklas, magtanggal, no? So yung gasket hindi nasisira, yan, so babalik lang natin yan mga bro. Tapos titesting lang natin 'to mga bro, no. Na wala pang center, wala pang tornilyo, titesting natin 'to. Yan, para sigurado na tumutulak siya doon sa release bearing. Yan, no? Okay. Okay, adjust lang tayo ng clutch mga bro. Yan. So, kailangan pag nag-adjust tayo ng clutch, so, ayun, tigas na siya, no? So, pag binitawan natin yung clutch, kailangan meron pa siyang clearance. Yan. Para hindi agad-agad masusunog yung clutch line, eh. Yung mga bro, yan, tapos na. So, titesting na lang natin yung clutch, no? So, okay na. Start natin. So kapag okay yung clutch line ng mga bro, no, sa yung pagpalit natin, so pag ginawakan natin yung clutch lever, wala siyang sabit, no, so release na release talaga siya. So tapos pag ganda natin binitawan, maganda yung kapit ng clutch, no. Okay, so ayos mga bro.